Recompense to no man evil for evil, provide things honest in the sight of all men. If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Therefore, if thine enemy hunger, feed him; if he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt give souls apart from thee. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Let's pray, Lord. Maraming salamat po sa inyong mga salita muli. Ang papatuloy namin mensahe kanina umaga, Panginoon. I pray na nawa makuha namin mensahe, Panginoon, kung feeling namin hindi naman mayabong masyado or what, Panginoon. I pray na makita pa rin namin dahil tayo makuha na hindi kami magmamalaki, Panginoon, sa inyo, sa inyong gawain, sa ibang tao. Hindi na kami yung tipong nakikipagpagalingan sa iba, Panginoon. Dahil nakita namin, kanina umaga at ngayon, Panginoon, na ito po'y hindi nyo gusto. So, I pray, kayo pong patawad sa mga kasalanan din, Panginoon. Sa lahat po sa mga bautisan na natutulong ngayon, kayo pong malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Basta may pray, amen na, no? Okay lang, mabata eh. So, kamusta kayo? Okay lang yan. Hindi na ba magkakatabi yung mga kulit? So, again, magandang hapon po. Good afternoon po. Good afternoon. Last week, ang title, ano? Nabundol ka na. Ngayon? Nabundol ka na. Joke lang yan. So, ang title po nito kasi kanina umaga, magkapatuloy ito. Actually, iniisip ko nga kung ano eh. High think. Okay, ibig sabihin mataas na pagtingin. Ah, hindi pagtingin, mag-iisip. Actually, kinuha ko yun sa verse 3. Ay, sabi dyan, for I say, and then yung, alisin nyo yung nasa parenthesis, yung nasa comma, ang gusto nyo sabihin dyan, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly. Okay, yung sober, alam niyo sober, kabalik tala ng lasing, di ba? So, ginagamit din sa ibang klase ng kalasingan niya. Katulad nga, lasing ka kunwari sa, saan ba? Sa ibang bagay. Sa love life, lasing ka sa ano, sa pera, lasing ka sa lokohan. Basta yung mga negative things na nakakalunod ba? Tulad niyang kalokohan, ano man yan, laro. Yung kaninang kasama natin, nalunod sa laro. Pray natin ha, kasi mga bata pa yun eh. Okay, sa kayo, saan kayo nalulunod? Nalulunod tuloy, nalulungo. So, kabalik tala ng sober ngayon, maayos yung katinuan nyo. Okay? So, kaya, pansinin natin, pwede ka palang malungo. Anong kinukumpara sa lungo eh, sa alak, yung mayabang. Okay, nakakita na ba kayo ng ano? Wala na, tingnan nyo lang yung Facebook nyo. Sino nga pwede? Sinong volunteer dito? Titingnan ko yung newsfeed ko. Yung mga post nyo. Sino? Wala. Misa, magkakaalaman dun eh, kung ano yung pinopost mo. Iba naman, sobrang banal kunwari, puro Bible. Maganda naman yun. Ay, iba naman. Ano ba mga dalas? Naku, lalo na. May kilala kami sa networking. Naku, eh, yabang na. Ay, iba naman. Sa insurance naman. Kawawa ka. Pag namatay ka, paano mga anak mo? Alam mo, concern na concern sa anak ko. Nagbebenta pa ng insurance, di ba? Bigla-bigla naging concern kayo sa anak ko. Yung pala, nagbebenta ng insurance. Ano pa? So yan, so ang kabaligtaran ng sober is maayos. At yung sabi dyan, pag mataas daw ang tingin mo sa sarili mo, titingnan nyo ba, verse 3. So wag daw tayong mataas masyado yung tingin natin sa ating sarili. Higit sa dapat. Okay, kasi minsan talaga namang, siyempre, matulad ko kunwari, nag-aaral ako ng konting Bible, di ba? Nag-aaral talaga. Tapos meron ditong kulto, katulad na nakasalubong na namin kanina.
mga jokes. At salamat sa mga dating umaten doon. Ay natutunan tayong konti. Kasi wala akong pakialam yung pastor doon, tsaka pastora doon. Yung nagsasalita daw. Sabi ko, eh, wala nang kwenta sinasabi nila eh. Ba't naman nila? Kaya dito, bawal yun, diba? Diba, Bembem? Gusto mo ba nasa church ka, naglalaro-laro ka lang? O, ayaw nyo rin, diba? Kasi tinuruan kayo dito. Doon daw sa jokes, okay lang yan. Ano, dami nila. O, kasi nga, hindi naman nila inaaral, inaalam yung kalooban ng Diyos. So, kaya, ganun yun ha. So, yung sabi ko, yung gusto sabihin, pag meron ka naman talaga dapat, alam mo, mas mataas yung pinag-aralan mo ng konti, kung talagang ganun. Kasi kaya itong mga to, sabi mo, Pastor, ikaw nga, nilasabihan mo yung mga yun, ganyan eh. Alam mo, sa taas at taas yung sarili mo, Pastor eh. Eh, talaga nakita naman natin, pinapatunayan sa Bible yun. Kaya pag may nagsabi dyan ko na yung kulto dyan, kasi Pastor, ikaw, marunong ka pa i-pope. Eh, ilang taon yun sa kumbento. Tsaka pinag-aralan mo, mga philosophy. Eh, Bible inaral ko eh. Amen? Pwede ko masabihin yun? Pwede. So, ibig sabihin, okay naman. Kaya sabi dyan eh, huwag ka daw mag-isip ng napakataas ng tingin mo sa sarili mo na mas mataas pa sa dapat mong isipin. So, okay lang na mataas yung kung talaga mataas pinag-aralan. For example, meron tayo dito ang doktor. Eh, alam nyo yung mga pastor minsan, nag-a-advise siya ng ano-ano. Pastor, hindi naman ganun, di ba? Ang doktor, ikaw yung authority sa field mo lang. Ngayon, huwag mong sasabihin din na, katuloy yan, sabi nyo, anti-bakuna tayo, di ba? Medyo ako lang. Kung iba dito, huwag yung dami sarili nyo. Pero, nari, yan, nari, pwede dapat kung talagang doktor ka, kung talagang expert ka, okay sa yung tanungin ka. Okay? So, kung expert ka dyan, oy, hindi ka doktor, ha? Huwag kang mag-asalita dyan. Hindi naman ganun. Okay? So, kaya tayo, kaya ini-engage natin sila. At pag sinabi nilang, hoy, hindi ka doktor, alam mo na, hindi gusto makinig nun. Hindi talaga expert yun. Hindi totoong expert yun. Okay, ngayon. So, nag-aayon ng diyang ba? Nasa introduction pa lang tayo. So, gusto ko lang sabihin, kung hanggang dito ka, hanggang dito ka lang. Okay nga, magpakababa ka eh, pero alamin mo rin kung saan ka. Nindihan nyo? Haba na nun, ha? Okay, so okay lang na lalo itong mga kasama ko sa JJX, pag nag-usap yung bad ng ano, alam mo, mga expert. Natawa-tawa lang ako. Pero okay lang yun. Kasi nga, nag-iisip din yung mga yan eh. Di ba? Okay lang. Pero kung tataasan, kung nga dito ka lang. Sana naitindihan nyo yun. So, yung title natin, High Think. Subtitle is The Delusional Sin of Conceit. Pag-conceit, yan po yung pagkahambog. Kahambugan. Mayabang. Okay? So, huwag tayong mayabang. At kaninang umaga po ay binasa natin from the Bible, napakaraming example ng mga mayabang dyan. Si Pharaoh, yung Egypt mismo as a nation, Edom as a nation, Ephraim as a nation, Adonijah as the, hindi siya nation, siya ay single individual na nagyabang. Gusto niya maging hari. Hindi naman kalooban ng Diyos, so napatay siya. The Pharisee, kumpara doon sa publican kanina, the enemies of God, of course, yung generic enemies of God, mayayabang talaga yan. Huwag kayong magtataka. Pero then, again, yung last natin example, yung pinakakalaban talaga ng Diyos, ay yung Antichrist. So, dalawa yun sa Daniel and then sa Thessalonians, ay in-expose siya ng salita ng Diyos na mayabang. To the point na, itataas niya pa yung sarili niya. Sabi sa Thessalonians, di ba? Ito yung Diyos. Gusto niya, Diyos din siya. At hindi lang siya basta Diyos. Mas mataas pa siya sa Diyos. Yun ang gusto niya. May ganun bang tao, Pastor? Sa palagay niya, ang kaninang example natin, si Duterte. Ngayong hapon naman, sino ang gusto niya? Si Marcos. Anong galing yung bad? Wala sinabing ganun, ha? Anyway, alam ko lang maganda ako yung pero hindi anyway. Okay, so binasa rin natin talagang hindi maganda yung pagiging mayabang. Eh, Pastor, ba't ikaw dyan? May sigaw-sigaw ka dyan. Pag sumigaw, mayabang na? Anong ba yun? Eh, kung nanay ka, kung tatay ka. Ang mayabang po, yun nga, yung sinabi kanina din, definition natin kanina, it hanggang dito ka lang, nilalagay mo yung sarili mo mas mataas pa. Yun ang mayabang.
Ngayon, sa bakuna ulit, hindi ko naman nilagay dito. Sabi ko nga sa inyo, gusto ko lang makipag-dialogue. Kaso, wala silang pinoprovide evidence. Sabihin nila, misinformation, ganyan-ganyan. Eh, yung mga ibang doktor din, konta din. No? So, kaya alam na. Okay? So, yun. So, natapos tayo. Another definition po ng conceit, yung sinasabi nating self-exaltation. Tinataas mo yung sarili mo. Okay? Binasa rin natin kanina yan sa kaninang umaga. Yung mga statements na yung self-exaltation, tinataas mo yung sarili mo. Kayabangan yun. So, binanggit din natin yung ibang application kanina, saan mayabang tao. So, mayroon pa tao walang yabang-yabang. So, basta lagi yun ang ano niya eh. Sino ditong walang kayabang-yabang? Pag may tumaas dun, patay. So, minsan talaga nag-yabang tayo sa ibang bagay, pero tama lang na hindi mag-yabang. Ngayon, kung talagang alam mong hindi ka mayabang, hindi okay yan. Sarili mo na lang. May blessing ka naman dyan. Huwag nang pagyabang yung pagiging hindi mo mayabang. Tama. Hindi na-gets nung iba eh. Yun ang punchline dun eh. Okay. So, natapos din namin another two sa ating main points. So, how to deal with conceit in our lives? Kung yan, dyan na pala yung pastor eh. Anong gagawin natin? Tsaka yung mga bata, parang kanina pinakwento. Ang ganda ng kwentuhan namin sa sakyan eh. Yung mga batang to ba, nagkwentuhan eh. Sabi nung ano ko, yung kuya niya, ginulpi niya yung ganyan. Sampo, kaya niya. Sabi ko, siyam, hindi niya kaya. O labing isa, talagang eksaktong sampo eh. Ganyan yung mga bata eh, di ba? Natawa sila eh. Tapos nakapatay na raw siya. Mistake lang ng anong ginamit. Ako, lokohan na to. Kaya sabi ko, una, huwag nyo nang gayahin, di ba? Pangalawa, huwag nyo nang paniwalaan. Kasi pag pinaniwalaan niya yan, eh, lalo ano yan eh. Oh, ganun pala. Huwag mo nang pakinggan. Alam mo nang ano eh. Ah, sige. Ganun na lang. Excuse ka na lang. Dapat. Pero actually, meron tayo 9 points dito kung paano talagang biblically sa chapter ito. Again, ginamit lang natin chapter natin kasi may mga points dito na about this topic. Okay? At by the way, yun nga, so lahat tayo minsan may kayabangan tayong inclination depende kung sino ka. For example, maganda ka, ganyan. Sabi ng kapitbahay mo, maganda ka. Sabi ng sino man, sinong bolero dyan, maganda ka. So, wala ka na ibang mapagbalaki. Hindi ka matalino, hindi ka... ano? So, minsan naka-incline ka dun. Kaya pag may nakita ka, kunwari, maganda yung buhok mo, straight na straight, yung isa, kulot. Pag mayabang ka, sabi mo, eh, kulot. Iba naman, maputi ka, ay, ang itim. Yan, nakita niya, may inclination. Kaya inaaral natin to, kaya hindi tayo dapat magstay sa ganyan. Bilang mga anak ng Diyos, walang lugar yan sa ating buhay. Amen? Eh, paano pastor? Katulad yan, yung mga kulto. Tandaan niyo po itong pansinin niyo, sa fibulasa ngayon, kasi posibleng naiisip niyo yan, pastor, ikaw nga, niyayabang. Hindi ko niyayaba yung kulto. Kinokorek ko yung dapat niyong kasi tinwist nila yung Bible, tinwist nila, pati yung turo. Yung mga na-influensya nila, ano mangyayari? Nakatanim yun sa utak nyo, parang kahapon, soul winning. So, buti yung isa, nakuha niya agad eh, yung lalaki. Yung asawa niya, parang di tama yung pastor ah. Hindi, lahat ba ng tao, anak ng Diyos? Nung una, oo. Kasi nang lagi nyo naririnig. Okay? Pwede ba kayong maghiwa-hiwalay dyan? Babalik nyo lang dito, mga sermon na ba? Halit na lang kayo, naiilang ako eh. Sino pwede? Dito. Akit, dito ka na lang kay Kuya Jun. Ito, yan. O, sinong dito? Sinong volunteer? Yan, na-ano ako eh, na... Please, patuloy-tuloy tayo. Sino na lang? Ikaw na lang... Hindi ka na lang, Christine, ha? Kilala pa kita. Kahit nakamas ka. Samahan mo na lang, Christine. Samahan mo na lang, ano? Chelsea, dito. Go. Yan. Christine, dito ka na lang. Tapos Leah, dito ka na lang. Dito kay Kim. Parang makilala mo si Kim. Kilala mo ba si Kim? Yan. And then... Itong dalawa to, okay na yan. Usog na lang kayo dito.
Ayan. Okay, salamat po. Nasaan na ako? Ayan, sabi ko sa inyo, nasaan na ako? Yan, sa mga kulto. Ganito po yan. So, nakita nyo naman sinong kasama ko nung punta tayo sa itahan. Ay, di ba? So, binastos ko ba yung pasto ng jogs? Hindi naman, di ba? Pero pinakita ko sa kanyang loko-loko siya, di ba? Pero hindi ko sinabing loko-loko ka. Hindi ko sinabing ganoon. Sabi ko lang, ayabang kasi. Sabi ba naman, anong ginagawa nyo dito? Nag-ano kami na, alam nyo ba umaten sa amin yan? Ah, so hindi ko na po pwedeng siyaran, sabi niya. Eh, mga hindi pa po ligtas eh. So na, ano siya, hindi tayo basta uurong, amen? Pero hindi natin babastusin. At ngayon, nung kaya nga, nung kinakausap natin, sila na yung nag-expose sa sarili nila. Ganyan yung mga kulto na yan eh. Ang sabi ba naman ay, yun nga, sabi, alam mo ba na meron kaming pinatayong ganyan dyan? Hindi pa rin sa inyo yung tao, kahit may pinatayo kayo dyan. Hindi ko ginanagan na. Binigyan ng kabuhayan. Hindi nga mga ligtas yung tao ngayon. Ito, nagkukwento naman si Kenneth. Pinapangakuan daw pala yung mga tao dun. Nagyayabang pa, milyonary daw siya. So, alam na, no, mga kulto. Mga cult leader, mayabang. Okay? By the way, may dedicated na tayo. So, basta mayabang ka pa pag sinabi mong mayabang yung mayabang talaga. Palagay nyo. Siyempre, hindi. Kailangan na expose yan eh. Nag may ano yung tao doon pati kami sa tama niya, sabi ko hindi, pinakikinggan ko na yung ano meron sa inyo. Sa simula pa lang nayayabangan ako eh. Ganun lang style nila, ganyan po kasi yan yung mga taong alam nyo, kaya tinuturo ng Bible. Pag kayo alam nyo yung sinabi ng salita ng Diyos, tapos may biglang ganyan, hindi kayo basta-basta matalo dyan kasi may mga style po yung mga mayabang ka. Nakakadala po kasi yan, alam nyo yan, di ba? Tapos kumukuha sila ng ano yung sa gobyerno na yung ano nila, yung kinakumpanya nila na mabuto. Oo, okay. Tama na po. So, ba na yung aking ano, no? Usap na lang tayo. I-testimony niya, Kuya Jun, ha, sa linggo, ha? Totoo yan. Gusto ko rin malaman yan. Gusto ko malaman yan. Hindi kami umaano sa kanila kasi okay, okay. Sa kanila ang entertain nila, balik na. Okay, so pag-usapan natin yan, ha? Salamat po dyan. Pero ngayon, ay, nasa na ba ako? So, hindi yabang yun, amen? Si Jesus, pag nag-preach yun, bang! Matindi! Dahil ganun ang, alam nila yung totoo eh. So, ganun din tayo dito. So, para yung mga, especially yung mga walang kamuang-muang, hindi maloloko. Ganun lang ang method natin. Nasabihin natin totoo, ikaw, nag-iisip ka rin naman, di ba? May sarili kang utak ngayon. Ikaw yung mag-isip, para sarili, magpasya sarili mo. At kaya nga sinasabi ko yung mga taga-baybay sa, kahit naman kanino, so pag may mayayari, mga iglesia ni Manalo, ganyan din yan. Isa lang pang bagsak dyan. Sabihin mo lang, ano, si Kristo ba tao o Diyos? Alam nyo na yung aral nila, si Kristo na tao lang. O di, sabihin mo agad yung ano, basa mo agad ng John 1. John 1:1, John 1:14. Okay, kasi si Kristo ay Diyos. So pag walang masagot, alam mo na. Ngayon, kung mababa ang tingin mo sarili mo na pwede kang tapatan ng ano, bigas, yung ano man yan. Nasa yun na yun. Pero kawawa ka. Dahil ang kaluluwa ng tao, more than bigas. Katulad ng topic namin kahapon sa JJX. Alahala. Okay, hindi ka lang nabubuhay sa tinapay. Anong masarap na tinapay? Ayoko pasto ng ano eh, ng... Ano yung ano dyan? Bread. Yung madalas natin dyan. Eh, alam niyo na ibig sasabihin. So, Pinoy tasty, gusto ko, ano? Ano yung social? Hindi pa social yung gardenia. Ano yung inakain natin dati? Basta yun na yan. Okay? So, hindi tayo naninira pag sinabi natin yung totoo. Pag nasira sila sa sinabi natin, problema nila yun. Amen? Sana natindihan nyo yun, ha? Yung pagkakaiba ng mayabang at na lumalagay lang sa totoo. Okay, so natapos tayo po kanina. Paano natin ngayon i-deal yung mayayabang sa ibang tao at sa sarili natin? Katulad nung nabanggit ko kanina, eh, pastor, maganda talaga ako eh. Papangit nila eh. Okay, ang talino ko talaga, tatanga nila eh. So, pinag-aaral natin ngayon paano natin i-deal sa ibang tao at sa sarili natin. Kasi alam mong hindi maganda, nakita na natin, hindi maganda yun. Eh, pastor, nga, tanga nila eh.
So may paraan, amen? Para hindi ka maging mayabang, kahit gusto mo maging mayabang at sa palagay mo, at sa palagay ng kapitbahay mo, okay lang maging mayabang. So number one, kanina umaga ay, ang sabi sa verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. So number one, live a life of full service to the Lord. Pag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, alam mong hindi madali, at hindi mo rin ma-accomplish, hindi ko sabi kanina umaga, hindi ko kasi sinulat eh. Pero alam nyo ba, pag mayabang ka, hindi mo ma-accomplish din yung dapat mong gawin sa Panginoon? Katulad ni Jogs. Wala yun. Alam nyo yung mga sumasama-sama doon, alam nila, loko-loko rin yun eh. Oh, hindi na sila maniniwala, hindi na makilala ang Diyos dahil sa taong yun, kasi mayabang nga eh. Kaya kayo, pag naglilingkod ka, natunay sa Diyos, hindi ka pwedeng maging mayabang. At ganun din, kunwari, may mali ka. Kunwari ako, may mali ako. Kailangan tanggapin ko yun eh. Ay, mali pala ako, sorry. Kasi pag hindi ko tinanggap yun, tutuloy-tuloy ba ako sa mali? O, ngayon, kung tutuloy-tuloy ako sa mali, nape-perform ko ba? Magagampanan ko ba yung kalooban ng Diyos sa akin? So, hindi. So, kaya number one, kung gusto mong hindi maging mayabang at malaman mo rin yung ibang tao kung mayabang, alamin mo, kung ikaw sarili mo, ha, maglingkod ka ng tapat sa Diyos full-time. Okay, di kasi namin pastor ka, ibig sabihin, katulad nyo, estudyante kayo, pastor, paano yan? So, umaten ka lang, full service natin, justified ka na nun. Amen? Full-time na yun. Tsaka nag-aaral ka, honest ka sa inyo, hindi ka nandadaya, full-time na yun. Ilang gusto kong sabihin, pag naglilingkod ka sa tunay sa Diyos, hindi kaya yabang. Ma-humble ka lagi. Kaya katulad nyo, nung una ako nag-usoli, natuto ko nyan, napaka-mahiyain ko. Paano ko patatanggapin yung tao na may sariling utak? Hindi ko nga alam kung anong church inatinan yan. At kung paano ang dealing ng Diyos sa kanya, kung paano siya pinalaki. Kaya natutunan ko yan, nakaka-humble. Na pag ina-apply mo yung sinabi ng Diyos, talagang naliligtas yung tao. Amen? Tapos, hindi lang yun. Ituturo mo pa rin yung method na yun. As effective din. Nung tinuro mo sa iba, effective. Wow! So, yung iba dyan, magyayabang na. Pero hindi mo pwedeng pagyabang yun. Kasi nga, again, pag iba naman yung encounter kong tao, bakit kaya hindi naligtas to? Ibig sabihin, hindi pala dahil lang sa galing ko. Naintindihan niyo po? So, gawin niya, number one, maglingkod ka sa Diyos, hindi ka yayabang. Number two, natapos din natin kanina, huwag kang kumumpulma sa sanlibutan. Bakit? Kasi sa sanlibutan, puro kayabangan. Puro kayabangan dyan. At also, madalas kaya ka kumukumpulme kasi mayabang ka rin. Ibig sabihin, ayaw mong masabihan, eh, baka naman eh. O, sige na nga. Yung sense of belongingness, very common yan, lalo sa inyong mga kabataan. Bakit ka sumama sa ganyan? Eh, kasi lahat sila dun eh. Pag hindi ako sumama sa kanila, ako yung ano, out of place. So, anong attitude mo dyan? Gusto mo lang din matanggapin ka nila kasi ayaw mong masabihan ng mali ka, but ayaw mong masabihan ng mali ka kasi mayabang ka. Ganun po yun. Kaya number two, huwag kang kumumpulmi dyan, matutulad ka sa kanila. Ngayon, verse 3, ito na yung kaninang nabanggitan natin. Paano ka hindi ayabang? Well, baliktarin mo lang yun. Huwag kayong mabang. So, nabanggit ko na kanina, huwag mong ituring yung sarili mong mas mataas pa so kung saan ka talaga. Okay? Kumbaga, nandadaya ka na nun eh. Parang natutunan ko po yan. Nakwento ko na dati dito yan. Nung tayo nagtatrabaho, kasi syempre, first time ko lang, wala pa akong trabaho. Ga-apply akong trabaho ngayon. Eh, nilagay ko sa aking biodata, sa aking resume, I am top 5% of the graduating class ng aming assumption ko lang pala yun kasi hindi ko naman alam. Wala naman sa writing yun eh. Pero kasi, kami yung nauna eh. Ano kami? Tawag dito, yung mga advanced student. Ilan lang naman kami nun? Sabi natin, wala pang 10. Ilan ang graduating student nung part namin? Ah, nung batch namin. Sabi mong 500. Hindi naman. Siguro mga, pwede 200. Eh ako yung leader doon sa ano namin. Dalawa kami. O, sa palagay mo, pasok ako sa top 5%. Pero wala yung writing yun. Kaya yun ang problema ko. Ang galing na nag-i-interview. Tinitingnan yung grades ko. Top 5% ka talaga.
Hindi ko mapaliwanag English pa, patay ako. Kaya sabi ko lang dito, huwag kang mayabang. Huwag mong i-assume specially yung, ang dami pa dito, yung binasa natin kanina umaga, na hindi ako nabanggit kanina umaga, yung sinabi ng Panginoon, at yung sinabi rin sa Proverbs sa tayo na, pag, kunwari, pumasok ka sa isang, tulad nito, kunwari lang, ang pinaka-prestigious na hilera dito, ito. Okay? Sa kasalan, ganyan po yan, di ba? Sino nakatid ng kasalan? Yung mga special dyan, yung mga sponsor, may sariling upuan yan. Okay? So, huwag kang upo, basta-basta doon. Mapapahiya ka, huy, malis ka dyan, doon kayo dyan. Di ba? So, yung sabihin, maging humble ka, ilagay mo lang yung sarili mo sa kinalalagyan mong tunay. Kaya sabi dyan, not to think of himself more highly. So, nabanggit natin kanina yan. So, point number 3, huwag mong itaas sa sarili mo. Don't exalt yourself. Amen? But especially, basahin nyo po sa verse 16. Ready, go. Ready, go. Be of the same mind, one toward another. Mind not high things, but condescend to men who are saved. Be not wise in your own conceit. Okay, so nakwento lang nung nanay niya na, ni Kenneth. Yung asawa daw nung Jogs, parang nandidiri daw sa kanila. Mayaman eh. Pero sa tunay na church, ano, tama ba na, for example, si ano mayaman dito? Wala naman eh. Na si, ano, si Jamie. Tapos, yayakapin siya ni Bembem ngayon. Ay, si Bembem, pag natutuwa to, nangyayakap to eh. Ay! Ano ko sa'yo? Tama ba yun? Eh basta madumi talaga, maligo ka na lang. Especially po, yun yung sabi po dito eh. Kung alam mo medyo mahina, for example, lalaitin mo pa ba? Yung kanina umaga, sinabi ko sa Sunday school, yung iba yung kasama natin dito, medyo maramdamin. Pagtatawanan mo pa ba? So kung mayabang ka, ganun sa'yo, madali lang sa'yo yung gawin yun eh. Kasi mataas ka na sa palagay mo. At yung sinasabi diyang, the same mind lang. Tayo dito, gusto natin, ito pa rin yung kalooban ng Diyos. Una yan, maligtas yung mga tao. Pangalawa, sumamba sila sa Diyos ng tama. So, hindi mangyayari yung kung pare tayo mayabang dito, nagyayabangan tayo. Mababaliktad yan. Bandang huli, kahit po sa mga company ngayon, ha, kahit sa mga ano, sa amin, may code of ethics sa amin ba, eh. Ang ganda sana, totoo lang. Hindi talaga, sinuturo sa amin yun. Pumipirma pa kami. Kasi nga, ayaw nila at hindi talaga tama nang kahit boss ka, tatatuhin mong basura yung empleyado mo. Amen? Kasi nakakabuti yun sa kumpanya pag may galangan. So, lalo naman sa church. Amen? So, kung ikaw ay the same level lang, kung sige, matalino ka, eh, isa lang naman ang kalooban ng Diyos, maligtas yung tao, tsaka sumamba sa kanya, kailangan mo pagbida yung ano mo, nalalaman mo sa pinag-usapan niya minsan. Kahit ako, nahihilo ako sa usapan. Ano daw? Physics. Ano yun? Ano yung pinag-usapan niya minsan? Basta yun na yun. Ha? Joke pa lang kayo. Okay lang yun, mga high school to eh. So yun. Pag alam mong hindi naintindihan na ng kausap mo, paliwanag mo naman. Katulad ng ginagawa ni Pastor dito, di ba, nakikita nyo naman, pag hindi nyo alam, matagal ko nang alam yun, eh nakikinig sa akin hindi, eh di-define ko pa sa kanila kahit paulit-ulit. Ganun din yung iba, advance na kayo. Tagal naman ni Pastor, eh. Papaliwanag din naman yun, 10 beses na yun. Eh kung mayroon tayong guest dito nung gusto kong maintindihan din nila, papaliwanag yun, tatagalogin ko, ipapaliwanag ko isang oras, hindi naman. Yun yun. Amen? So, the same mind toward one another, mind not high things. Eh kasi pag yung mga salita ko, mga common language lang, hindi nila ako makakilalang matalino ko. So, gagamit ako ng mga, ano yun? High sounding. No? Hindi ko nga alam yun eh. High paluting. Ayun. So, don't exalt yourself. Pangapat, at sinabi na yung binasa natin kanina, di ba, sa Matthew tsaka sa Luke,
ang nagmamayabang, nagmamataas ay ibababa ng Diyos, ang nagpapakahambol, yung tama lang ha, ay itataas ng Diyos. So, anong gusto mong gawin ng Diyos sa'yo? Itaas ka ng Diyos. Pag ang Diyos na nagtaas sa'yo, magbigay ng blessing, okay yun. Hindi yung nagma, ako maganda, ako matalino, ako. Ipilit mo yan, sige, alam mo. Okay, move on tayo. Verse 4, ito po medyo mahaba. Anong team dito sa verse 4 hanggang verse 10? Ito po, dinescribe po dito yung meaning ng member. So, ulitin ko na lang ulit pa sa iba. Tama-tama, mayroon tayong mga ano. No? Ano yung sabihin ng member? Sa biblical term, kapag sinabi member, parang body parts po yan. Member. Hinanap po na dati yan kahit saan. Dito lang naman sa New Testament, Pag sinabi member, katulad ng kamay ko, member ng buong katawan. Okay? Parang minit. Nalamig na kayo? Yan. So, dito po, dinescribe ni Paul. Yung mga member, okay? Kaya tawag ngayon natin sa mga tao, member. Pero, ngayon, medyo overused na yan eh. Ang original term ng gamit ng salitang member sa Bible is body part. Ngayon, kaya natin tinawag na member ka dito, kasi nga, parang parte ng katawan, importante ka. Amen? Sino mas importante? Kamay o paa? Chelsea? Yung importante, ulo, ano, talampakan. Importante, ulo. Hindi. In a way, di ba? Katulad sa church, yung ano lang naman yun, dalawa, pinaka-head, siyempre si Panginoong Isus, pero may tinalaga siya leader. So obviously, pag natira yung leader, nagkasakit, naramdam ng buong katawan. Pero still, importante pa rin yung, ano mas importante, kanang kamay, kaliwang kamay. Parehong kamay yun eh. Importante pareho, okay? So, yun lang po yan. Pag binasa natin kanina, importante ang lahat. At even ito pong mga evolutionists. Alam niyo ba evolution? Napakayabang niya mga yan. Ano? May mga party daw yung katawan natin, walang silbi. Katulad naman dito sa ano natin, parang buntot, yung ating appendix, ano pa? Ilan naalala ko? Yung ano yun? Ay, yung ano daw ng lalaki, pag lalaki daw, wala daw silbi to. Kasi sa babae lang. Yung mga ganun ba? So, kasi daw, evolution niya, nung nag-evolve tayo, dati kailangan natin yan, ngayon di na. So, pero, modern science, ano, kahit daw yung ano, may silbi pala yun. So, gusto ko sabihin, huwag kayong maniwala sa mga mayabang na naniniwala sa evolution. Amen? Maniwala tayo sa Bible kasi sabi dito, asa na ba yun? Asa na ba yun? Sige, pwede yan. Nung sabi dyan, for, so we, sa five being many, are one body in Christ and everyone members one of another. So, kailangan natin ang bawat isa. Amen? Hindi ko, yung kanang kamay, hindi kailangan yung, mahihirapan ka rin, mabuhay ka pa rin, pero gusto mo ba mahirapan? Buhay naman yung kabilang kamay eh, kahit gusto mo mahirapan. Pag wala yung isang kamay, buhay pa rin yung isa, eh syempre, ito na lang magkatabaho. Kasi nga, parang kanina si Ate Sonia nga, ang reklamo kasi may sakit eh. So, naawa siya. Medyo naiyak nga ako eh. Pero, kaya maganda yung visitation din eh. So, nagkakwento si Ate Sonia, hindi niya matulungan yung anak niya. Eh, Kenneth, malaki-laki ka naman ha. Pagsubok sa pamilya niya yan. So, kaya, subukan mo rin ano. No? Anyway, yung reklamo ni Ate Sonia, kasi pag may sakit ka, hindi makakilos. So ngayon, marirealize mo, pag ikaw nagkasakit, marirealize mo, importante lahat ng parte ng katawan mo. Amen? Kahit masakit lang ulo mo, hindi mo magawa yung dapat mo magawa. Kaya ganun po ang illustration dyan. Importante. Kaya number 4 point, belong to a group. Para hindi ka maging mayabang. Paano?
You belong to a group, di kayo mag-isa lang. Maraming mga mayabang po kasi ngayon, inabanggit ko rin ng umaga, kala nila kaya nila lahat. Nung hindi nila lang makaya lahat, hindi nila magawa yung dapat nila magawa, hindi ko pala kaya. Hindi pala kaya. Diba? So ngayon, magiging humble ka. Amen? Pag hindi ka bilong sa group, sa palagay mo lang, magaling ka, sa palagay mo, kaya mo, kasi pwede mo silang bayaran, may pwede bayaran. Lalo sa church, hindi natin maka-accomplish yung, kaya, yung gusto natin gawin pag hindi tayo nagtulungan. Amen? 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 Lalo ako. So ako, halos alam ko lahat ng bagay na dahil na gawin, pero kaya ko ba? Pag kung kaya ko man, gano'ng kabilis? Amen? Amen? Kaya salamat sa inyo, yung mga tumutulong na dito, alam niyo na yung ginagawa niyo, salamat po. At kayo naman ay may reward sa Panginoon. So, ingat, magpapakanta, nag-support, bibigay, kahit yung iba dyan, taga-attend lang, kahit paano umaten, sana naikinig. So, lalo na yung talagang nag-ano, yan, sinabad, automatic na yan. Parang isang unit na rin sila, yung pamilya na, pag dumating doon, gagawin na nila yung dapat nilang gawin, alam na nila. Amen? So, belong to a group, hindi ka magyayabang kasi alam mong hindi mo kaya. Yung mga members, sinusuporta na isa't isa, kailangan mo yan. Hindi ka pwede magmayabang. Pag mayabang ka sa isang grupo, makakasira ka. Tandaan niyo po yan. Also, yung mga binanggit po dito, mga prophecy, ministry, teaching, kaya mo bang gawin mag-isa yun? Exhortation, rule. Hindi mo kaya yan. Alam mo yung kahit sa bansa natin, hindi mapatakbo ng presidente yan kung wala siyang susunod sa kanya. Kaya po, kung naalala niyo yung sa ano kasi sa UK, di ba? Pag nawala ng confidence yung tao sa kanya, kailan lang, di ba, nag-resign si Johnson. Kasi wala ng confidence sa kanya. Ano ka naman pala eh, kala ko kaya mo, hindi naman eh. So, nagbitaw na lang siya. Kaysa naman, magkaloko-loko sila. So, yun. So, number four, belong to a group or church that exalts the Lord and do His will. Hindi kaya yabang. Kasi alam mo, kailangan mo yung mga kasama mo. Verse 17. Recompense to no man evil, provide things honest in the sight of all men. Kaya mo bang gawin yun kung mag-isa ka lang? Kaninong papakitang honest ka? Wala. At sabi sa 18, if it possible, as much as light in you, live peaceably with all men. Pwede mo bang gawin yun ng mag-isa ka? So, hindi mo kayang gawin yun. So, sana maintindihan natin yun. Alam ko, iba sa inyo, katulad ko, nung bata ako, ano ako eh, parang si Joshua ako dati, parang akong loner. So, contento na ako doon, huwag niyo akong pakilaman, hindi ko kayo papakilaman. Pero again, may mga bagay ka hindi magagawa pag mag-isa ka lang. So, mas maganda, you belong to a group para ma-practice mo yung dapat mong practice gawin mo yung dapat mong gawin. Next, verse 11, kayo naman po. Ready, go. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Okay, so hiniwalay ko lang to kasi medyo may ano siya, special contribution siya sa ating topic. So again, ang topic po natin, huwag kang mayabang, oh, high think. So huwag kang masyadong mag-isip ng sarili mo, huwag kang mayabang, kasalanan yan. So, pag nasa grupo ka, marami kang magagawa, inisa-isa dito. Pero ito po yung isa mga dapat mong gawin. Para hindi ka maging mayabang, number five, sabi dyan, huwag kang tamad. Okay? So, binalik lang natin serving the Lord. Pero alam nyo ba, yung mga taong mayabang, kahit sa church, ito yung mga critics. Okay, tandaan niya, sabi ni Pastor, nalangin niya sabi niya, hindi ka makakalimutan eh. Pag walang ginagawa, mas yung pa yung mayabang kasi napansin niya, ay, ang dumi naman doon, di man lang nalinis yun. Ay, walang TV, ano ba yan? Ano ba mapansin? Pag yung ikaw tingin ka lang, hindi ka nagtatrabaho, ngayon ka lang, ano ba mapapuna ko dito? Ay, si Pastor, mali yung English. Ay, si kapatid, ano, late. Ah, si kapatid, di man lang naligo. Lahat na nang sa ibang tao, napansin mo, hindi yung sarili mo, hindi. Kaya ang gusto ko sabihin dito, number five, do hard and honorable work. Okay, sa Tagalog, magtrabaho ka kasi. Malalaman mo na hindi madali,
And, kunwari, yung iba naman, kunwari, yan, kunwari, ano bang gusto yung mangyari dito? Kunwari, wala tayong sasakyan, hindi tayo kasya, yun ako na suggest na yan, gusto ko mag-soul winning, hindi ako kasya eh. Magkano ba sasakyan? Alam, magkano. So, pero pag ikaw nagbibigay ka dyan, for example, alam mo mahirap magpabaho, alam mo mahirap kumita. Magyayabang ka ba? Pupunahin mo ba yung iba na palagay mo kulang yung ginagawa sa Panginoon? Hindi. So magtrabaho ka, huwag ka makukontento. Kahit bata ka pa lang, alam mo sila, naguhugas dyan. Pwede ba next time ako naman, kasi kumain ako eh. Nakikain ako, pwede ba ako naman yung maglilinis dyan? Eh minsan na ano ako, mga lalaki pa, yung mga nakuya June pa, si daddy pa yung nagpupunas ng lamesa. Ayang-kaya nyo na yun, amen, mga bata. Nakaka ano eh. Huwag niyong papayagan yun. Si pastor, meron ding ano yan. Mayroong philosophy si Pastor Lito. Lagi yung sinasabi yun kasi nga, gusto niya ganun din kami. No? So sabi niya, ako hindi ko kakain kung hindi ako nagtrabaho. Yun ang biblical principle. Ang hindi nagtrabaho, huwag kumain. Sakit naman yung pastor. Yun ang sabi sa Bible eh. Entindihan niyo ba yung mga bata? Lagi hindi kami pinagtrabaho ha. Tinuturoan ko lang kayo. Pag maganda na yung attitude nyo towards work, ayo hindi nyo gusto yung kayo lang pinagsisilbihan. Ano kayo? Nasa Jollibee. Kahit nasa Jollibee kayo, magbabayad kayo doon. Kaya, ma'am, sir. Kasi nagbayad ka, dapat. Hindi yan? At pag nagbayad ka, nagtrabaho ka rin kasi sa labas. So, okay, number five, paano ka hindi ka mayabang, makipag-contribute ka, magtrabaho ka. Alam mo, hindi madali yan, malalaman mo. Nang ganun. Amen? Next, verse 12, paano kung hindi magiging mayabang? Sabi niya, rejoicing in hope, patient in tribulation, continue instant in prayer, distributing to the necessity of saints, given to hospitality. Again, ito po yung mga bagay na pinapagawa sa atin para tayo ay makakontribute sa church. Pero kukunin lang natin sa malalim ng verses ito, yung may kinalam sa ating topic na huwag kang maging mayabang. So, paano kang maging hindi maging mayabang? Ano? Sabi dyan, rejoice in hope. Ay, hindi naman pala masamang magsiya, di ba? Yung iba kasi ganito po. Kaya yung iba dito, ayaw nang pumunta. Kasi sabi ni Pastor, anumang bawal dito. Bawal maging makulit. Ayaw ko na dyan. Pastor, makulit ako eh. Hindi pwedeng pigilan mo muna yung kulit mo. Isang oras, dalawang oras. So, pwede rin tayong mag-rejoice, pero in hope, ibig sabihin, sa Diyos tayo, sa Panginoon tayo, kaya tayo natutuwa, kaya tayo masaya, umaasa tayo sa Diyos. Nakita niyo yung pagkakaiba nun. Pag ikaw nagsisiya ka lang, kasi piniplis mo yung laman mo, ay, masaya magka-jowa, ay, masaya magyabang, ay, masaya magkumain. Hindi yun ang fun na gusto ng Panginoon. So, sumusunod ka ngayon sa Panginoon, yung fun na inalulugdan niya ngayon. Kung nagsisiya ka, yung pagsisiya, limitado ng gusto ng Diyos, anong, yayabang ka ba nun? Hindi, di ba? Pansinin nyo, sino yung mga mayabang dyan? Pag, alala ko lang, pag bagong taon. So sa atin, di naman masyadong bawal magpa, ano, di ba? Magsaya, magingay. Eh, mayabang, hindi kontento doon. Hindi sapat yung paputok, ang liit. Gusto ko baril, pak. Pansin yun. Pagdating sa fun, diyan nagkakaalaman. Sa mga, wala dito, nagkasayahan tayo, ha? Nalalaman minsan yung karakter natin. Nagpa-games lang dito, mandadaya ka na, eh, dapat masaya eh. Nagpatawa lang si Paso, gusto mo, tawa ka ng halakhak. Diba? Tapos nagtanong lang, oh, sige, mag-suggest kayo, ganyan. Ayaw mo na tumigil. Diyan tayo madalas na usubok, pag masaya na. Kaya again, ang point ko lang dito, mabilis lang, have clean fun. Kung gusto mong hindi ka yumabang, alamin mo yung limitasyon mo, pag nagsaya ka, nasa limitasyon ng Diyos. Amen? Have clean fun. Pangalawa, very basic, sabi dito, pang seven, sabi dyan, continuing instant in prayer. Paano ka hindi yayabang? I-acknowledge mo ang Diyos. Amen? Kahit kunwari yan, pinag-pray natin yan, wala pa nga. No? Again, hindi ko pinag-pray siya si daddy, ha? Ito kung sakaling dumating yung sasakyan natin. Magyayabang ba tayo? Parada natin sa jokes kasi ganda ng ano nila eh.
yung pinasusundo nila doon, 4x4. Kaso, pinapasakay naman yung bata sa likod. Tama ba yun? Ako kaya nga ayoko ng ano, nung basta-basta ng sakyan, kasi nga, iniisip ko kayo. Amen? Ayoko nung mag-isiksikan tayo, tapos, bandang huli, nagkasakit pa kayo. Kaya gusto ko na sabihin dito, be prayerful. Siguraduhin yung blessing na dumating, hindi nyo pinilit. Amen? Pinalalangin nyo, Lord, pag ayaw nyo, di wag, okay lang. Hindi tayo dito mag-ayabang at yung Diyos ginagamit natin, sarili nating kapakanan. Amen? Again, yun ang kwento ni Kenneth, tsaka nung kasama niya. Okay. Tungkol kay, ano, na meron naman tayo sermon sa G12, di ba? So, tuloy natin. Next, ilang minutes na po ako? Grabe lang. Ilan? 49. Sakto lang. Verse 13, kayo naman po ang magbasa. Ready, go. Paano ka hindi yayabang? O paano ka hindi magiging kaibigan mo yung mayayabang? Ano? Sabi po dyan, minsan yung iba sa atin pinagpala na. Amen? Tulad namin ni Brother James, tumataba kami, di ba? So minsan, kasi inisip ko rin, salamat sa blessing, di ba? Pero, hindi ko na kaya eh. Anong binangkita natin kanina umaga, yung iba pong mga loko-loko nung mga panahon nila, at even siguro ngayon. So ginagawa na pag busog na sila, papasukain nila yung sarili nila para makakain nila. Kasi masarap kumain. Amen? Amen? Amen. Okay, aminin nyo. Masarap kumain. Pero pag yung pagpapala mo ay talagang andyan naman ah, pwede ba ibahagi mo naman sa iba? Lalo pag hindi mo na kailangan, natulad nga niya, pagkain. Nag-umpisa lang po yung pagkain na lang dito kasi na-realize nga namin, sina Brad, mag-SM pa kami dito kakain. So, hiwa-hiwalay pa tayo. Sa halip na fellowship, dito na lang tayo kumain, share na lang, alam naman hindi kumain yung iba. Ganun po nag-umpisa yan. Amen? So, hindi masama, hindi talaga maganda para hindi ka maging mayabang kasi ang pinagyayabang mo, for example, pera. Anong gagawin sa pera? Titigan mo na lang. Ayayabang ka niyan. Anong maganda? Gamitin mo. Kaya ang point number 8, know and do appropriate. Receive blessings. Alam mo, galing sa Diyos yan. Gumanda yung business mo. Yung ibang business na lulugi, yung ibang nga, for example, iba, hindi nakapag-aral, yung iba, ba't ang galing, ang talino? Ba't yung iba, kahit anong ano, yung iba, tamad kasi. Pero yung iba, talaga limitado lang. Amen? Pero ba't kayong galing mo? Galing yan sa Diyos. Ngayon, anong gagawin? Para hindi ka maging mayabang, i-appropriate mo, ibig sabihin, ilagay mo sa dapat kalagyan. Okay, hindi ko sinabing pamigay mo, ha? Yung iba, ganun eh. OA eh. Pamigay mo sa may hirap! Ha? Ganun lang? Komunista yun. Pag sinabi kong appropriate, ibig sabihin, alam mo naman, alamin mo din yung mga talagang hindi, naka, alam mo na, may mga unfortunate ng nga sa buhay nila. Amen? Tulungan mo sa tasapat lang sa kanilang pangailangan. Hindi mo kailangan, ano kailangan mo? Kailangan ko po ng ganyan. Oh, ito na. Mayaman naman ako eh. Hihingi ulit sa iyo. At hindi yung iba mag, ay, milyonaryo ata to. Mamamali mo sa iyo. Again, hindi tama. Amen? Kaya ang point natin, pansinin nyo dito, distributing to the necessities. Una, sinong unahin mo? Yung mga kapatid? O yung mga mahihirap na hindi kapatid? Ang una dyan, mga kapatid, mga saints, nakikinig pa ba? Eh, pastor, eh, doon ako kay Mayo, hindi niya pera yun. Ikaw, pastor, di ka nga naibigay ng ganyan, wala ako eh. Tsaka yung meron ako, yun ang appropriate ko. Okay? Sabi doon, necessity. Pansinin niyo po yung mga term, ha? Kaya hindi tayo, yung mga, kunwari, mabait dyan, okay, mga politiko, again, di nila pera yun, number one. Pangalawa, wala silang pakialam. Kailan lang, di ba, nabalita na naman, di ba? Yung mga ayuda, kung sino lang naayudahan, yun lang malakas sa kanila. So, matatuwa ba tayo? In the first place, dapat di nila lang ginawa yun. Ngayon, pag ikaw yung tipong, buti na lang, pastor, nakakuha din ako eh. Kung matitino yung mga yan, nilagay nila sa tamang kalagyan, mag-generate pa ng trabaho, pare-pareho tayong panalo. Pag sila yung namigay, sila lang ang bida.
Maalala sila na may hirap, sila yung boboto, makukurakot na naman sila, sino panalo? Talo tayo lahat. Okay, kaya point number, ano natin, 8, know and appropriate discipline. Hindi ka magiging mayabang, isa pa, ganito kaya mayabang yung mga politiko eh. Iniisip lang nila yung babango yung pangalan nila. Alam mo ba, pag matino ka, hindi mo yan yung napapamumudmud. Parang si, sino may nagano'n? Dispenser? Si Chabit Singson. Loko-loko yun, di ba? Kaya minsan mahirap tumulong sa mga tao, aalamin mo pa yung dapat, magkano dapat, kanino dapat. Parang yung nagkaroon ng pandemic, sino yung inuna? Sabi ng iba, yung iba na wala ng trabaho. Yung iba talagang wala ng trabaho. Dati pa. Hindi, bigyan lahat yan. Mali. Ang bigyan mo, kung sakaling agree tayo sa ayuda, yung nawala ng trabaho dahil nagpa-lockdown kayo. Dahil di naman kailangan. Eh, yung dating tambay na naka-receive. So, kaya napakahirap mong tumulong. O sana dito, walang mag... Ngayon, again, tayo, nga, katulad nga nung dito, maliit pangalan tayo eh. Alam niyo yung mga nangyari, misa, nagkakaingitan daw kayo. Huwag naman. Hindi ko kayang isipin lahat siya na ano yung dapat sa yung laban sa kanya. Kung may napagdesisyon na binigay sa iba, wala nang inggitan, pwede mang ganon. Dahil hindi madali. At kahit sa ang laro, may panalo, may talo, next time naman. Amen? Kung ano yung kailangan lang, yun lang importante, ibigay mo yung dapat mong ibigay. Again, yung basic po sa church, ha? Again, yung iba sa inyo, wala pang tabaw. Pero meron na, tithes lang, yun lang hinihingi ng Panginoon. Amen? Hindi nga hinihingi yun. Tinuturo sa atin, ibigay natin. Yung 10%, may kinita ka, ibigay balik mo sa Panginoon para ma-honor siya. Makakatulong yan sa gawain ng Diyos, yun na yun. Hindi hinihingi lahat. Okay? Ganun din naman. Kasi yung pinaka-point ko dito talaga, yung mayaman na talaga. Katulad nung, mayaman ka na. Tititigyan mo lang yung pera mo. Yayabang ka. Ah, bibili ko ng maganda sasakyan para lang sa sarili ko. Yayabang ka, hindi. Kung para sa sarili mo lang, mayabang ka. Kasi titigyan nyo lang yan, ha? Ganito yan. Pag may nagyayabang, di, huwag nyo rin sakyan. Amen? Sana all. Tapos, masaya ako para sa'yo, pero hindi ginamit sa Diyos. Si Pastor, ganun yun. Kaya natuto ako dun, eh. Yun ang sinasabi niya nun. Sana sa, ginamit mo sa Panginoon, eh, salamat, may blessing ka. Yung iba naman, may talino, meron kasi kami doon, magaling, magpiano. Magagamit sa church yan, kailangan niya sa church yan. Ay, naku, hindi, walang time sa church. Kasi, pati Linggo, mag-tutor ako kasi gusto kong kumita ng pera. Mas malaking pera sa malaki. Nagkakaintindihan ba tayo? Huwag kang maging mayabang. Huwag kang magtaas masyado ng ano. Yung tama lang. Kaya kung meron ka talaga, i-appropriate mo, ipaglingkod mo sa Diyos. Paglingkod ka sa Diyos, hindi ka malulugi. Eh, basta, pag sa Diyos lang, mayabang ka, uhututang ka niyan eh. Well, una, huwag ka pumayag. Amen. Kaya may sinasabi ko sa inyo dito, kasi yung ano, huwag niyong uhututan yung sino. Kaya kinukwento ko sa inyo yung sa amin din. Ganun, problema si Pastor. Kasi hinututan, worker pa yon, hinututan yung isa, nagkagalit sila, nadamay si Pastor, ayaw na yung Pastor mawala, siya yung nagbayad ngayon. Pinuhin mo yun. Ano bang obligasyon ng Pastor sa inyo? Ayusin pa pati yung gusot na ginawa nyo? So, sa appropriate lang, amen? Last. Sana nagkakaintindihan po tayo doon. Last. Nabanggit ko sa inyo yung mayabang. So, bukod sa nagpapaputok pagbagong taon, balik ko na lang ulit yung pastor na naman, ha? Para hindi ako galit sa pastor. Kasi magandang example yung pastor. Kasi hindi sila dapat yun. Tapos ganun eh. So, meron daw pastor, yabang. Inunahan lang daw siya. Pinagmalaki niya pa na may baril siya. Okay? Hindi masama magkaroon ng baril kung, again, sa tama ginagamit. Amen? Eh, mayabang. Inunahan siya. Inahabol niyo. Tapos nung ano na, hinabol niya, kinat niya, tapos nilabas niya yung baril niyo. Eh, problema, kinukwento niya sa church. Sobrang yabang, di niya matago. As ang message niya pa, dapat tayo maging mga humble tayo. Ako nga, pastor ako, dapat di ko ginawa yun. Sigurado, dapat di mo ginawa yun, pag kinukwento mo pa. Eh, tapos ngayon, nag-adultery, pastor pa rin. So,
nakita niyong mayabang. Amen? Nag-aandem ba tayo? Kaya number 9, verse 17 ulit, sabi doon, recompense no man evil to for evil. Yun lang gusto ko sabihin. And then 19, sabi dyan, dearly beloved, avenge not yourselves. Alam niyo ba yung mga yabang? Sila mismo yung gagawa. Pag niyabang mo yan, pag inunahan mo yan, ipagpasa Diyos mo yan. Hindi, magpasa Diyos. Ako babanat dyan. Mayabang eh. So kaya number 9, last, sabi dyan, let the Lord avenge you in case of being wrong. Amen? Kung sakalit mangyayari at mangyayari yung kami po ay naloko sa maraming bagay. At yun nga, minsan, pagpastor ka, minsan sa isang mga talagang sasama loob mo, minsan sa member din. Okay? So ganyan, pag nakita ko, kunwari, talagang minali ako, ang expectations ko sa kanya, ganyan, kasi sabi natin matagal na sa church. Eh, nagpakita ng ano, alam mo, ng hina siguro, ganyan, gumanyan. Hindi ko na yun na, ano, minsan, madalas ay hindi, magpapasudyos ko na rin yun. Tapos minsan, ako pa yung masama, nangyayari yan. Yung mga anak nyo, kung agaw ay magulang, nababastos ka ba ng anak mo? Madalas kasi nga tinuturoan mo pa rin siya, eh, lalo yung sa church, ganun din. Amen? So, kung gusto mong hindi maging mayabang, ito yung last nating point. Pag binali ka, pag inagrabyado ka, wala kang mali, sila yung mali, ipagpasa Diyos mo na. Amen? Ibig sabihin, huwag mo nang gantian. Kasi yung pagganti-ganti na yan, ugali po yan ang mga taong mayayabang. So, tapos na tayo. So, naitindihan niyo po ano yung kayabangan. Yung mga mataas masyado yung tingin nila sa sarili nila, huwag. Hindi yan makakabuti sa'yo, hindi makakabuti sa iba. Pagpasa Diyos natin. So, finale natin, pakibasa na lang po yung 2 Corinthians 10. Very appropriate po to sa verse 5. Anong gagawin mo pag may naiisip kang gusto mo itaas sa sarili mo o yung ibang bagay, gusto yung itaas sa sarili niya, ito ang Diyos, wala nang tataas sa Diyos eh. Okay, yung idea ng mga Antichrist, gusto pang itaas. Uy, Sunday ngayon, worship day ngayon, anong importante? Mag-aral ng salita ng Diyos, sumamba sa Diyos. Hindi, mas importante yung labada, di ba? Kasi labada, pag di mo nalaban yan, dabaho yan. Hindi mo pwedeng unahin. Amen? Oh, dapat mag-church ngayon. Kaso, hindi, mas importante yung bisita. Mas importante yung labo. Mas importante yung, kung ano man yan, birthday. Mas importante yung bisita ko. Nasabi ko na yun. Mas importante yung pahinga. Pag di ka nagpahinga, hindi ka nakapagpahinga. Alam ko yun. Importante pa rin ng Diyos. Amen? Amen. Ano pa? Mas importante ibang tao. Ayaw ng asawa ko mag-church dyan. Hindi tayo mag-church dyan. Okay lang. Maghanap ka na maayos ng church. Na church, for example. Kung ayaw nyo dito, siguraduhin yung dungay sa church na maayos din. Kasi para sa inyo din yan. Amen? So, sinong walang kayabang-yabang ulit? Taas kamay? Ako lang? So, paibasa. Ready, go. Itself against the knowledge of God and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Sa Tagalog po, pag merong sumisingit sa utak nyo, mas importante ito kaysa sa Diyos. Ibalibag mo raw. Kahit ano pa yan. Hindi, mali naman ata ang Diyos. Sabi ng scientist, nang galing tayo sa unggoy. Eh, mga expert yun eh. Diba? Diba? Expert sila. Pag merong nagyayabang, lalo sa Diyos, balibag. Amen? At sabi naman yung another ano dito, hulihin mo. Hulihin mo, itakon mo. Ikulong mo. Amen? Amen? Amen. Yung nabanggit ko kanina, gusto ko na mag-asawa, pasto. Eh, hindi pwede. Gusto mag-jowa na. Gusto mag-TikTok. Gusto ko mag-ano naman yan. Pagbalinaw sa salita ng Diyos, huwag yan. Hulihin mo yan. Ikulong mo. Ibig sabihin, huwag mong hayaan siyang yung maghari sa buhay mo. Amen? Napos na tayo. So, mayabang ba si Pastor? Minsan, kailangan niya ng taon bago niya ma-realize na yung lingkod pala ng Diyos, naglilingkod lang.
at di kayo magmalaki sana. Amen? Pag binasa niyo yung Bible, ganyan, ang lingkod ng Diyos. Nasabihin niya yung dapat niya sabihin, bahala na, ano mangyari, may magalit. Pag chismisan niyo pa, mayabang yan. Alam mo ba, do you know better? Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong isayang ngayong buong maghapon. Panginoon, nakita namin. Medyo simple lang ito, Lord. Pero minsan nga kasi dinideny namin. Hindi kami mayabang. Pero yung mga ginagawa kami sa aming buhay na actually nagmamalaki kami sa inyo. Hindi namin binibigay yung appropriate sa inyo, Panginoon. Time namin, pera, knowledge, service, Panginoon, oras. So, pray, Panginoon, na nakapag-reflect kami, Panginoon, na hindi wala tayong mayabang. What we need to do, Panginoon, malaman namin na yung aming talagang katayuan sa inyong harapan, ilagay namin ng tama yung aming sarili, hindi mas mataas. Dahil mas madala sa hindi, ganun po ang inclination ng bawat isa. Gusto namin taas sa sarili namin. Patawarin niyo po kami, Panginoon, at turuan, Panginoon, kaya pang malalati. In Jesus' name we pray. Amen.